magandang kwento ako sa inyo mga dreno. Para to sa mga nandito sa Canada or nagbabalak sa Canada. Good morning mga dreno. At yung may mga alam na po tungkol dito sa experience ko na to mga dreno. Kasi wala akong experience dito. Ito yung unang pagkakataon na mararanasan ko to mga dreno. Yung tanggalin o matanggal sa trabaho. Kasi nga sabi ko nung nakaraang video ko mga dreno, nakipag-communicate na ako sa dito sa opisina namin dito sa plaza. Pagkatapos nag-email sila sa akin mga dreno. Sabi nila sa akin ay magpasa daw ako ng resignation dated nung time na umalis ako. Nung time na nagpaalam ako sa kanila na kailangan kong mag-emergency vacation. So gusto nila ganun, September 6. Paisip ako, why? Parang ganun mga dreno. Tapos nag-reply ako, sabi ko, okay, gagawa ko ng resignation letter. Actually may ano na eh, kumbaga ipiprint ko na lang eh. Kumbaga binigyan niya na ako ng example, but basically ipiprint ko na lang 'yon. And ayun na 'yon, yung resignation na 'yon mga dreno. Ngayon na habang nagmumuni-muni ako mga dreno, nag-iisip-isip. Iniisip ko lang kung ano bang pwede kong makuha sa company kung 5 taon ako sa kumpanya tapos magre-resign ako. So nag-search ako sa Google. Pagkatapos yun nga, kung nag-resign ako, wala akong makukuha. Kung terminate ako, there's a chance na baka may makuha ko. Sinasabi rin sa labor law ng Canada mga dre na kung iti-terminate ka ng company, at least magbigay sila sa iyo ng 2 weeks notice at babayaran kanila for that ng 2 weeks mga dre no. Pag terminate ka nila. Pero pag nag-resign ka, resignation is like waivering lahat ng mga dapat na ibigay sa iyo ng kumpanya. Parang hindi ka na interesado kaya nag-resign ka. Basically ganun mga dreno, yung resignation. Tapos may nabasa rin akong comment na mas maganda raw tingnan yung resignation kesa sa terminated ka ng company. But ang point po is dito po kasi sa Canada mga dreno, kumbaga pag terminate ka ng employer, it doesn't mean na hindi ka magaling na empleyado. Kumbaga dapat nilang i-justify yung termination mo kung tama ba yon, kasi may tinatawag pong unjust termination. Kumbaga hindi fair. Baka galit lang sa iyo yung amo mo kaya terminate ka. Hindi po ano yon, kumbaga hindi valid na reason yon para i-terminate ka. Pwede mo silang habulin. Mga ganong pangyayari po na kinukonsider yung labor law ng Canada mga dreno. Sana hindi masyadong magulo. Pero yun nga mga dreno, kumbaga napaisip din ako. Tapos isang bagay pa mga dre, may nadaanan ako na kung saan pag terminated ka, hindi ka pwedeng mag-apply ng employee's insurance. So, doon biglang pumasok sa akin yung employee's insurance mga dre, no? Na sabi ko, okay, ibig sabihin, pag nagpasa ako ng resignation, as in, wala akong mahahabol sa kumpanya mga dre, no? Or, isang bagay yung employee's insurance na hindi ako pwedeng mag-apply mga dre. Tsaka shoutout po dun sa tropa natin na nagsasabing nag-EI tayo habang nasa Pilipinas tayo, no? Ito po, dinidiscuss natin ngayon yung employee's insurance. Yung isang ground sa employee's insurance, mga dre, kung bakit hindi ka pwedeng makapag-claim is kung nag-resign ka. Unless na yung reason mo is valid, like lilipat ka ng probinsya o kaya may sakit ka. Yung mga ganun po, no? Pero kukunti lang po yung dahilan na yon para maka-claim ka ng employee's insurance kahit nag-resign ka. Samantalang kung terminate ka po ng kumpanya, mas mataas po yung chance mo na makakuha ng employee's insurance. At sa loob po ng 5 taon na po ako sa Canada mahigit mga dreno. Kumbaga never, kahit isang beses mga dreno na nagamit ko po yung employee's insurance. Kaya naisip ko na kung mati-terminate ako ngayon, eh possibility na magamit ko po yung employee's insurance. At hindi po basta-basta nati-terminate yung employee dito mga dre. Ayun ko kung nabanggit ko na kanina. Naalala ko po yung mga nag-comment, no. Hindi ko matandaan yung mga username. Baka isa na po si RoboCop doon, si Sir RoboCop, shoutout po. Na regardless mga dre, no, kung gaano ka katagal absent or awol or nag-leave,
dapat makakuha ka ng let's say termination paper or record of employment doon sa ano sa employer mo, mga dreno. Just in case na kailangan mo nga, katulad yan, magpapile ka ng EI. Tsaka clear kung ano, mga dreno, yung status mo sa kumpanya. Kasi katulad yan, sinasabi nila mag-resign ako. So that means hindi pa po ako terminated, mga dreno. Hindi pa nila ako inaalis kahit ganun na katagal yung leave of absence ko sa kumpanya, mga dreno. Yung unpaid leaves ko is umabot na ng 4 months, hindi pa rin nila ako tiniterminate. So ano pong ibig sabihin nun, di ba? I mean, dun pa lang po, medyo ano eh, magkakaroon kayo ng pag-iisip na, okay, ba't hindi ako tiniterminate ng kumpanya? Eh, matagal na akong wala. Yung ganun po, tapos ngayon hinihingian nila ako ng resignation. At gusto pa nilang i-date doon sa pecha na kung saan umalis ako noong September 6, mga dreno. So, doon ko na ano na parang there's something wrong. I don't know kung ano. Kaya lang mapapaisip ka eh. Yun lang, mga dreno. Doon po sa may mga experience na ganito o sa may alam sa ganitong bagay, mga dreno, baka pwedeng pa-comment below para magkaroon po ako ng ibang idea bukod sa naiisip ko, mga dreno. Anyway, nabanggit ko lang po sa inyo para po kahit papano, yun nga, no, pagsalusaluhan natin yung impormasyon o malinawan po ako mula sa inyo o magkaroon kayo ng idea sa sinasabi ko. Yung ganun po, pero sana po hindi makagulo sa iniisip nyo, mga dreno. Yun lang yun sa akin. Kasi nga, bakit hindi pa ako terminated? Bakit hinihingian ako ng resignation dated nung September 6 pa dapat? Parang ganun, mga dreno. Tapos, pag nag-resign ka nga, wala kang makukuha eh. E samantalang kung titerminate ka nila, somehow, kahit konti, makukuha ka. Kasi 5 taon din po ako nagtrabaho rito at hindi po madali yung 5 taon na yun. Kumbaga, trabaho yun. Trabaho, trabaho, trabaho. Ganun po, no? So, somehow, parang I feel na entitled din ako, mga dreno, sa pinakamaliit na bagay na makukuha ko sa company. Yun lang po, no? Maraming salamat po uli at back to the regular show. May ganun pa eh. Di po, nag-aantay ako ng order hanggang ngayon wala pumapasok, mga dreno. Tinabla na yata ako na, no, ni Uber kasi masyado daw ako mapili. Okay, mga dre. $7. $15, 13 items, mga dreno, sa Metro Bannhorn. Saan ba yung Bannhorn? Nakalimutan ko. Ito yata yung Metro, mga dre, na tinutukoy, Metro Plus. Mga dre, kakatapos ko lang mag-grocery. 14 lang yung ginrocery kong items pero sobrang nahirapan ako maghanap. Hindi ko kabisado tong Metro dito sa may Bannhorn. Inabot ako ng mahigit isang oras. Parang pakiramdam ko lahat ng mahirap na items. Yun yung pinili ni customer, mga dreno. Kaya, grabe, mahigit isang oras. Anyway, dali na natin, mga dreno. $15. Diyan pala tayo magdi-deliver, mga dre, sa ano. Yung building na yan, yung may pula. Yan tayo mag-deliver. Ito yung pinamili natin. Ewan ko kung late na tayo sa oras, pero ganun pa man, mga dre. Natapos naman natin. Kahit tinapos tayo may higit isang oras. Alam ko may code dito eh. Yan na siya, mga dre. Iwan na natin yan dyan. Dito tayo nag-deliver ng over sa 7th floor. Isang dre, malaking ano talaga, mga dre, malaking ang tawag dito, malaking abala kung hindi mo kabisado yung pag-groceryhan mo. Kaya natagalan ako dun eh, hindi ko alam kung saan hanapin yung ganito, yung ganyan. Kaya as much as possible, yung pupunta ka o yung kukunin mong isya-shopping o groceryhan is yung tindahang pamilyar ka. Kaya lang, hindi naman maiwasan, di ba?
Hindi naman palaging ganun. Ganda ng apartment dito. Buti may nakasabay ako pagpasok. Kung hindi, hanapin ko pa kung saan yung elevator, di ba? Pagpasok ko dyan, oh. Hanapin ko yung elevator. Di ba? Pangatlong order, mga dre. Umaambun pa yan, partida. Andito lang tayo sa tapat-tapat natin, mga dre, no? Parang kailan lang, oh. Diyan tayo nagtatrabaho. Ngayon, wala na. Nakuha na natin, mga dre, sandwich, dalawa. Sa Hudson. Saan ba yung Hudson? Hindi ko na alam, eh. Dito tayo sa Barclay. Barclay Codenage, mga dre, no? Kung saan tayo nakatira. Ayan pala, oh, simbahan. Christian Church, mga dre, no? Yan, laking bagay ng mga ganyang ano, waiting shed. Especially, mga dre, pag kasagsagan ng lamig. Napakalaking bagay niyan. $9.55 apartment 3. Hanap-hanapin. Yun, malaki apartment 3. Huwag ko daw i-ring, kailangan daw i-message ko siya. Ayan siya. Okay. Yes, sir. Walid. Here you go. Enjoy. Ngayon naman, mag-aantay ulit tayo ng ano, ng order. Uy! Nagulat ako, pambira. Akala ko may barko. Gulat ako dun, lakas ng busina niya, di ba? Ano to? Ano ba to? Edward. Edward Montpetit. Madre, break time muna. Uy, $19. Dalawa naman. 13.8 kilometers in total. No. No. $19, mga dre, pero 13 kilometers. Dalawang customer. Masyadong malayo. Isang oras sa abutin. Mag-grocery na lang ako. Kahit matagal. Next, mga dre. Dito naman sa Morena. Pang-apat pa lang natin 'to, mga dre, no. Medyo mabagal yung ano, mabagal yung order natin, eh. Tsaka malayo-layo 'to. 6 kilometers 'to for $11. Dito kami nag-ano, eh, kumain ng ano, ng mami. Kanina nakalagay 6.6 kilometers. Pipick upin ko pa lang siya. Yung na-pick up ko na naging 7.7 kilometers. Ayos, ah. Anyway, dali natin, mga dre, no? 15 minutes lang daw to, 7.7. Walang traffic kung ganun. Very good, mga dre. Let's go. Pang-apat pa lang yan, mga dre, ha. Magkano na? $37.10. Samantalang kahapon, dalawang deliver lang, 36 na. Ito, pang-apat na to. Anyway, ganun talaga, mga dre, no? Then pick up on the right.
Saan natin ito dadalhin? 6.7 kilometers Côte Saint-Luc. Okay. Can do. May ganun pa eh, di ba? Pang lima na to, mga Dre. $43. Pang lima na yan, $43. Hindi ko lang alam kung anong tip yung papasok kung maabot na ng $50, mga Dre. Kanina pa tayo lumabas alas 8. Araw na na. Pero may pahinga naman tayo, mga Dre, no? In between. May mga tambay tayo. Anyway, all is good, mga Dre. Kasi nakatunga ka sa bahay at mas kundi kita. Diba? Ngayon, lalabas ako dito. Kung hindi ako makakuha